Coach Frank Vogel nga mga idol, dapat na nga itong gawing adjustment, itong pagbabago para nga sa kanyang isang player dito sa Lakers. Yun nga mga idol, walang iba kung hindi itong kanilang shooting guard na si Malik Monk. Sa last 6 games nga ni Malik mga idol bago ang laban nila kahapon, 22 points per game ang kanyang ina-average at halos 40%+ sa 3-point line. Kaya nga mga idol, sa performance pa lang nito ni Malik Monk ay dapat na talagang gawin ni Coach Frank Vogel ang adjustment sa kanya at yan nga ang pagbibigay sa kanya ng permanent starting role. Sa umpisa kasi ng season ay off the bench ang laruan ni Malik at obviously ay parang hindi komportable doon si Monk mga idol at hindi nga rin masyadong magaganda ang kanyang performances kumpara pag naging start nga siya para sa Lakers. At meron nga rin mga idol tatlong rason bakit kailangan na itong si Malik Monk ay gawing permanent starter na ni Coach Frank Vogel. Sa panguna nga niyan mga idol ay kasi maganda nga ang chemistry niya kasama si LeBron, maganda nga ang kanilang connection, parang ang matagal na silang naglalaro sa kanilang mga performances. Pangalawa dyan mga idol, very aggressive nga si Malik Monk sa opensa. Pag nakahawak siya ng bola, gusto niya itong itira. At yun nga mga idol ang kinakailangan ni LeBron James at ni Anthony Davis kapag nga sila ay nasa court. Dahil kapag very aggressive si Malik mga idol, yung focus nga ng depensa ng kalaban ay malilipat mula kay AD at kay LeBron papunta nga kay Monk. At sa pangatlo mga idol, itong si Malik ay dapat maging starter dahil very athletic and energetic nga siya. Kitang-kita naman natin sa kanyang mga highlight plays at nabubuhayan nga ang kanyang mga kakampi. Hindi lamang yung kasama niya sa court pati na nga rin yung mga kanilang bench player. Pero anyways mga idol, tanong ko nga sa inyo, gusto niyo ba itong si Malik Monk ay maging permanent starter na ng team ng Lakers for the rest of the year? Komento niyo ng mga idol ang inyong mga opinion. At sa ating susunod na balita nga mga idol, etong si Stephen Curry, sinabi ang Warriors daw na may Kevin Durant ay siguradong tatalunin ang 1996 Michael Jordan Chicago Bulls in 6 games. Sinabi nga yung mga idol ni Steph Curry sa isang interview. Natanong kasi siya mga idol ng isang fan na kung ang 2017 Warriors nga daw ay matatalo ang 1996 Bulls. Sinabi niya ay oo nga daw, absolutely, pero hindi pa rin daw sigurado. Pero kapag nga lang daw may pagkakataon na sila ay magharap, ay gusto nga daw ni Stephen Curry ang tsansa ng Warriors na manalo against nga sa Bulls team na ito. Ayan nga mga idol ang napaka-confident na sagot ni Steph Curry. At alam niyo ba mga idol, ang 2017 Golden State Warriors ay meron niyang 67-15 record, 81% na winning percentage, resulta yan sa championship. Ang 1996 Chicago Bulls naman mga idol ay meron 72-10 record, 87% ang winning percentage, at meron din silang championship. Pero tanong ko nga sa inyo mga idol, sa tingin nyo ba, kaya nga talunin ng 2017 Golden State Warriors ang 1996 Chicago Bulls? Komento nyo lang mga idol ang inyong mga opinion. At yan nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!